Si Tatay Armando Magpayo, isa po siyang PWD. Andito siya, Idol, para ireklamo yung kanyang misis at yung kanyang mga anak dahil daw sa umano ay pinapabayaan na siya at nakitira na lamang siya. Kumbaga nakatira siya sa bangketa, literal. Uy. Sa ano, sabi niyo. Sino po kasama niyo, sir? Anak ko na misis ko, sa una. Ang bakit ito kayo pinabayaan? Nag-umpisa ko yan sa pagbibidyoke niya nung araw. Dalawang gabi sa videoke, tapos sa umaga, sa aparter natutulog. Eh bakit hindi umuwi ng bahay? Kasama niya yung mga barkada ho niya, yung mga kumari niya. So, anong pinunta niyo rito, sir, para ireklamo sila, ba't kayo pinabayaan? Sabi ko, kung ganyan ng ganyan kako, na videoke ng videoke, bahala ka kung gusto mo mag-asawa. Eh, nag-asawa ko ngayon. Kasal ho ba kayo? Opo. Anal na? Ay, hindi pa ho. Kasi kung hindi pa kayo anal, hindi pa siya pwede mag-asawa, pwede mo siya idemanda. Opo. Pang-apat na kabito siya ng ano, yung Adonis, Barangay Tanod do. Kinukwartan lang ho po siya, binibila niya ng motor. Ano ba trabaho ni ma'am? Sa ano po, yung dating waiting, ano na, STL na po. So ngayon ang gusto mong mangyari, sana sir, eh asikasuhin naman kayo, tulungan kayo, yun ho ba? Opo, eh yung pangako niya na 200 araw-araw na pangkain ko, wala naman ho natutupad, minsan lang ho nangyari. Mrs. Cheryl Magpayo, magandang hapon po, madam. Good afternoon po. Ma'am, andito po si Sir Armando Magpayo, mag-asawa po kayo, tama? Ewan ko kung legal ang kasal namin, pangatlo niya po akong pinakasalan. Pero kinasal din po kayo sa West? Oo, kinasal din kami sa West. At doon sa mga nakaramang asawa, kinasal din kayo? Oo, kinasal ako. Nako, malabo. Siya, kinasal din yan. Kinasal yan sa asawa niya. Bakit niyo po siya pinapabayaan daw na matulog na lamang sa bangketa sa East Avenue? Sa loob ng 20 taong pagsasama namin, bugbog sarado ako sa taong yan. Tiniis ko ang lahat ng dahil sa mga anak namin. Pinutulan ng unang paayan, ako ang nagsakripisyo dyan. Pero hindi pa nagbabagong ugali kahit putol na ang mga paa ng mga yan. Totoo ba yung mga sinasabi niya na yung pagsasama niyo raw noon, eh kayo raw po ang palaging inatupag ay yung pagbibidyoke kasamang barkada at pagkatapos yan, ay natutulog sa apartel? Hindi totoo yan, napakasinungaling. May record sa DSWD yan, ah. Buntis ako, sa teris ako tumalon. 5 buwan ang tiyan ko. Sinalian ang tiyan ko para makatalon ako sa teris. Ginamit yung mga anak ko sa una para makalabas ako sa DSWD. Yung kasama niya na yan, yung lalo na yung Arnold na yan, abi kasi yan eh, kaya kung saan-saan yung sumasandal, kung saan magkakapera. Tapos manghihingi pa siya sa akin ng sustento, ibig sabihin, palamunin ko na lang siya. Pinatulungan namin yan, mabubuhay ba yan? Ang laki ng ginastos ko nung unang pagputol ng paan yan, kung yung pinabayaan ko yan. Wala, ito lang ngayon, walang tinutulong yan. Nagpagamit yan sa mga anak ko. Okay, sandal po, mama. Miss Princess, magandang hapon. Magandang hapon po. Meron kang gustong sabihin daw? Simula po bata po kasi ako, nakikita ko na po kung paano pagbuhatan ng kamay ni Papa si Mama. Yung mga masasakit na salita, yung mga pahantot ka, pokpok ka, ganyan. Tuwing uuwi po si Mama, sinasabi niya, saan ka na naman ang galing, pokpok ka, nagpakantot ka na naman sa lalaki, ganyan. Di totoo yan, mga sinasabi niya. Totoo po yun, may pruweba po ako. May pruweba po ako, kitang-kita ko po, rinig na rinig ko, pati po nung dalawa kong kapatid. Armando, ba't ka pinutulan ng paa nga pala? Diabetes po, sir. Okay. So meron ka sama ng loob pala dito sa tatay mo? Kahit po may sama po ako ng loob kay Papa, lahat po yun binubura ko, pinapatawad ko po siya kasi po, Papa ko po siya eh. Anyway, Ma'am Cheryl, tinutulungan mo pa rin pala siya? Opo. Sa mga anak ko magpatunay, pinapapunta ko yun ng hospital. Dito po sa araw-araw niyang pangangailangan, yung mga pagkain niyang araw-araw, meron kayong binibigyan na tulong, Ma'am? Oo, binibigyan ko. Minsan, hindi. Pagalit kami, nagtatampo kami, eh madali naman yan tumawag sa trabaho namin. Sige, ganito ang gagawin natin. Kung kami problema kami sa Armando, pag-usapin ko na lang kayo off-air. Princess si Raffy Tulfolet, wala ka bang i-offer na tulong sa iyong papa na sakali na lamang natutulog? Pinakausap ko po kasi si Mama, napagkasunduan naman po namin na kapag po tinigil niya po yung paninira niya, tapos magiging matino na po siya, ano po, maghanap po kami ng bahay na pwede niyang tirahan. Kahit ako na po mismo yung titira kasama ni Papa na magbabantay sa kanya. Kasi sanay na rin naman po ako kay Papa kasi nung nasa ospital po siya, ako po nagpapaligo dyan, ako po nag-aasikaso pagka tumatay siya, ako nagtatakon. Kaso po kasi may time po talaga na kapag ka umiinit yung ulo ni Papa, nasisigawan niya ako sa harap ng maraming tao. O baka naman, tay, aaway mo pa itong anak mo, ito na lang iisang... Go, inaway yan. Kasi mahint lang ulo ko. Pag yung mama niya, palaging wala kasama nung Adonis. Okay. So, ngayon princess, first things first, wala siyang matutulugan. Pinapatanong po na mama kung pwede daw po ba siya sa home for the aged. Payag ka ba? Daling ka namin sa home for the aged kaysa naman nakatira ka dyan sa kalye? Ay, wag naman ho. Kasi mag-aanap buhay pa ako sa STL eh. Si mama na po naghahawak ng work ni Papa ngayon. Balihin po yung pang-suporta sa lahat. Hindi, kaya nga tayo, ako gusto kumulong. Pero kung ayaw mo ang patulong, hindi ko pipilitin sarili ko.
kasi pumunta ka rito para humingi ng tulong. Ayaw ko naman nakikita ka sa kalye. Now, para maging safe ka, meron kang bubong na, na tinutuloyan at hindi ka hindi ka magkakasakit yan sa kalye, hindi ka mabubog-bog o baka may sasaksak sa bigla sa Home for the Aged. Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Opo. Hayaan ko na lang kayo mag-usap. Bibigay ko yung number mo sa kanya. Mag-usap-usap na lang kayo. Labas na kami. Okay? Sa barangay Irod po, kung pwede po. Sige po, sige po. Salamat po, ma'am. May pamasahe kayo dyan. O, yan lang siguro may tulong ko. Ito, 800 ha? I-grab. Okay, sige. Okay. Tatay Armando, nakausap ko po yung asawa po ninyo at yung inyong anak na si Princess. Gusto po kayong makita. Willing mo ba kayo na makipagkita ho sa kanila sa barangay? Hindi na po, ma'am. Wala rin kitang kausap yung mga yun, ma'am. Bakit po? Ay, hanggang pangako lang ko sila sa ako po pa ng bahay. Hindi naman natuloy. Sasamahan mo namin kayo sa barangay para matulungan po kayo ng asawa po ninyo at anak. Ay, malabo yung ma'am. Puro pangako lang yan. Kilala ko yung asawa ko. Di ba, alin na lang ma'am? Huwag na. Sumama ka na sa kanila sa barangay. Ako, huwag. Di ba, alin na. Plastic yun, sabihin mo naman sa'yo mo. Hanapaw ng bahay kahit na hindi. Matagal na. Sumama ka na dyan sa kanila. Di na. Sumama ka na. Di ba, alin na. Kausap nga din po kay Princess. Sumama ka na nga sa Home for the Aged. Oh. Sumama ka na sa kanila. Princess, di ba, alin na. Tahimik na ako dito. Pa. Sama ka o hindi? Hindi. Tama na ako dito. Sumama ka na. Dito, tama na ako. Na. Parang awa mo na pa. Huwag mo nang pilitin. Dito awa ako. Awa mo sa mga kapatid ko pa. Para sa iyo rin ayaw yan. Na. Tigilan mo na ako. Tigilan namin na sa tigmo na makikita ka namin sa pathway. Oh, sige. Tama na.